Hi guys! Welcome to Just Basics and welcome back to another video. And in this video guys, ay magsisimula tayo ng panibagong series sa ating channel, which is the CCTV series. Yes, CCTV naman ang ipaproject natin guys. So magkakaroon tayo ng unboxing, quick review, and syempre, ipapakita rin sa inyo yung installation process. Alright, so if nasubaybayan mo sa aming channel guys, meron tayong upload na CCTV which is the IP CCTV camera ng Franwell which is the V380. Yung purpose lang talaga kasi namin dyan is makapag-check ng Shopee deliveries kung darating na yung rider or hindi pa. And napakalaking tulong din kasi nun guys. And yeah, if you haven't watched that video, you can check the link in the description box or you can also click the link here. Okay guys, so before tayo mag-proceed sa ating video for today, ay mag-disclaimer lang ako. Hindi po ako professional CCTV installer and lahat po ng makikita nyo sa video, lahat ng i-share namin is based from experience and from research and sa mga napanood na rin namin sa YouTube. Okay? So let's go. Okay, so just a quick backstory, not really quick, pero magba-backstory tayo kung bakit tayo mag-unbox ng CCTV camera. Alright, so like what I said earlier na yung Franwell V380 kasi guys ay pang personal use lang talaga siya. Yun ang talaga yung main purpose namin. Ba't kami nag-CCTV? Para makita nga yung Shopee deliveries namin kung meron na siya or wala pa yung rider. Pero ngayon kasi gusto ko naman siya itry yung CCTV system na mismo. Pero ngayon kasi guys, alam naman natin yung kahalagahan ng CCTV. Halos lahat naman na ng establishments, bahay, ganyan, ay may mga CCTV na rin for security purpose. Ayan, and isa pa is pag may business kayo or may malawak kayong property na kailangan bantayan, ganyan, napakalaking tulong ng CCTV. And syempre guys, for general safety na din. Okay, so ngayon, ang napili nating CCTV camera ay ang Dahua CCTV. Ayan guys, this video is not sponsored po by Dahua. And alam ko naman na halos lahat sa atin ang alam na CCTV, ang pinakasikat talaga is yung Hikvision. Pero nagtingin naman tayo ng reviews about Dahua is maganda naman daw, sabi nila. And hindi siya nagkakalayo sa Hikvision. Pero syempre, hindi na natin makikita yung difference nila unless bibili tayo ng Hikvision, di ba? Kaya siguro after this project, itatry natin bumili ng Hikvision naman para makompare natin kung talaga bang magkalapit lang sila. Okay, so meron mga CCTV packages na nakaready na siya. Pero syempre, inaral natin yan and mapapamura or mapapamura tayo sa presyo pag yun ang kukunin natin. Well, technically, ang ginawa talaga namin guys is binili namin yung mga items isa-isa. And alam namin is mas mapapamura, literal na mapapamura ka. And yes, syempre, mas napamura tayo doon. That's from 8K. Kasi yung mga packages is nagre-range sila ng 12,000. So, nakatipid naman tayo ng at least 4,000 doon sa pagbuo natin ng sarili nating package. Okay, so let's go. Mag-unbox na tayo. First ay itong mga cable niya. Itong kinuha ko pala ay 40 meters na kasi yung kasama sa mga package na ginawa nila ay 20 meters lang. So pwede yon kung maliit lang na space ang paglalagyan mo. So ito kasi yung kinuha ko para sa isang rental property, kaya kulang yon. Now take note kung gusto nyo mag-DIY, huwag na kayong bibili ng ganitong wire kasi ako pinagsisihan ko to sa huli. So mas maganda pala na bumili na lang ng Siamese na cable. Merong tig 100 meters, 200 at 300 meters. And then, ikaw na lang maglalagay ng connection niya, yung BNC at yung 12 volts DC niya. So, ipapakita ko yung pinagkaiba niya mamaya. Next ay itong mga bullet camera na pang-outdoor. Ngayon, 4 units lang ang kinuha ko muna, pero bumili din ako ng additional pa. So, itong kinuha ko, una is yung TIG 700, depende sa store. So, basic feature niya ay 2 megapixels, then 1080p at 30 frames per second. 12 volts DC, IP67 naman, so waterproof siya. At yung abot ng infrared niya sa gabi ay 30 meters. Mas maganda lang ito dun sa pinaka-basic na Dahua na bullet camera. Dahil yung tig 600 pesos, yun yung infrared niya ay 20 meters lang. So ito ay black and white lang pag madilim. Syempre na-curious tayo kung ano yung full color niya. Si Hikvision, color view naman yung tawag nila. Kaya after ilang days, kumuha ko ng isang full color. Doble lang ang price nito guys. So ipapakita ko maya-maya sa inyo kung ano itsura. Next naman ay ang power supply ng cameras.
So 12 volts DC ang kailangan ng power supply, so para lang siyang isaksakan ng lumang laptop. Then kumuha din ako ng 4-way splitter para dito kasi sa ngayon, apat pa lang naman yung camera. And finally, itong DVR niya. So 8 channels na ito at 2 megapixels. Then mga accessories na kasama ay ang mouse, then wires para sa hard drive niya. Okay, dito naman sa likod niya may mga ports. May 8 na para sa BNC ports. Dito pupunta yung video signal mula sa cameras. May in and out siya para sa audio para marinig mo and makapagsalita ka kung audio capable yung camera mo. Sa ngayon, hindi ko muna siya matetest kasi wala akong camera na may audio. Then yung HDMI port niya mapupunta sa monitor. Meron ding VGA port kung wala kang HDMI. Yung Ethernet port niya para ma-check mo yung CCTV feed kahit nasaan ka. Then dalawa na USB port. Yung isa para mouse, yun yung gamit mo pag nag-navigate ka. Then yung isa pwede daw paglagay ng flash drive para kung may image or screenshot or video ka na gustong kunin, like kung sakali gamitin mo siya as evidence. And last is yung power supply port niya. So sa tingin ko yung ibang CCTV package, wala siyang hard drive, kailangan mo pang bilhan. Kaya bago ako nag-order ng CCTV, bumili muna ako ng hard drive. So ang napili kong brand ay Western Digital, nasa 2,000 ito and 1TB ang kanyang capacity. Meron nga palang specific na mga hard drives para sa mga CCTV guys. Although pwede naman yung hard drive sa computer, yung para sa CCTV ay mas designed siya para magamit ng 24/7. So sa Western Digital na brand, ito yung purple drives nila. Okay, next naman ang quick setup and installation. Sa video ngayon, basic setup lang ang gusto ko lang ipakita sa inyo. Yung gagana lang siya pero may susunod tayong video para naman full installation naman yun guys. So madami din kasi akong natutunan sa pag-i-install na gusto kong i-share sa inyo. Kaya make sure to subscribe and click the notification bell. Alright, so first unwrap natin itong DVR. So ang lit na nila ngayon, noon kasi DVR is malalaki talaga. Next ay kailangan natin siyang buksan para ilagay yung kanyang hard drive. Ang binili ko na HDD sa ngayon ay 1TB lang. Sabi sa estimates, pag 8 channels, ang kaya niyang i-store na data ay up to 10 days. So sa tingin ko, pwede na yun. If may incident naman, pwede na siyang i-transfer sa USB drive para hindi siya ma-override pag puno na or maglo-loop recording na siya. Okay, so itong drive, eksakto naman siya sa mga butas para sa screw. May kasama na din siyang 4 screws para dito. Alright, so ilagay muna natin yung data at power cable niya nakasama na sa DVR. At pagkatapos, saka natin i-screw. After nyan, ibalik lang natin yung cover niya. Okay, so pwede na natin siyang i-power on. Itong DVR nga pala, wala siyang on-off button. Basta pag may power na, mag-on na siya agad. Pero bago yan, ilagay muna natin ang mouse, power cable, at syempre, i-connect natin siya sa monitor para makita natin. Buti na lang guys, meron kaming lumang display, kaya hindi na namin kailangan bumili pa ng bagong monitor. Maliit lang siya, pero pwede na sa ngayon. So ayan, sinubukan ko sa VGA siya isaksak pero hindi talaga siya gumana kaya sa HDMI na lang. Okay, so pwede na lang isaksak yung adapters niya sa monitor sa DVR na 12 volts din, parehas lang sila. So a few minutes lang naman yung first boot up niya pero pag kunwari nawalan ng kuryente tapos nag-on ulit, saglit naman yan magbuboot. Okay, sa una ganito makikita nyo guys. So pasensya na sa pagkuha pataglid dahil sa glare ng ilaw. Susundan mo lang naman una yung accept ng terms and conditions, then date and time niya. Next ay yung pagset ng password. So make sure lang na ililistan nyo guys yung mga gagawin yung password para in case na makalimutan ay may backup tayo agad. Pero dito pwede ka din maglagay ng password hint para makatulong sa'yo if in case makalimutan mo, ganyan.
Next, ay gagawa ka din ng pattern parang sa lock screen ng phone. Ito yung madalas mong magagamit pag i-access mo ang menu like yung pagre-review ng recordings. Then, last na yung email mo na pagsasendan ng details kung sakali na kailangan mo mag-password reset. And meron din siyang 3 na security questions para ma-verify na ikaw ang nag-reset ng password in the event na magpa-password reset ka. Then after nyan, may lang basic settings lang na kahit hindi mo na galawin, so mag-next ka lang. Then dito sa next, with regards sa internet connection niya, hindi ko pa ginalaw, basta nag-next lang muna ako. So ilalagay ko na lang yon sa installation video kung paano i-connect sa internet. Then if connected na, yung next ay para sa remote viewing para kahit saan ka, ma-access mo siya sa inyong phone. So meron siyang QR code dito para sa installation. Pero sa una, hindi ko pa ginawa dahil gusto ko lang makita na working muna siya. Next, yung audio and video settings ng per camera or per channel. Hindi ko din ginalaw muna yan. Next, yung storage settings niya naman. So, una na settings, pag na-disk full, anong gagawin niya? So, ang default, nakaset siya sa overwrite. Then, yung next settings, yung sa haba ng mga video files na ginawa niya. Nakaset siya sa 60, so hindi ko pala alam kung 60 minutes yun or 60 seconds. Anyway, ginawa ko lang na 30, so inisip ko na lang na 30 minutes lang ang haba ng videos. The next page naman ay setting yata ito. Kung yung recording mo ba ay general lang or recording na yung kasama is tuwing may ma-detect na motion, yung camera or alarm. Although may mga ganito siyang feature, hindi ko pa talaga siya na-try hanggang ngayon. Bali, 2 weeks na din kasi namin siyang ginagamit. So after nyan, sasabihin na niya, thank you for purchasing our product. So good to go na yung tong DVR and pwede na lang lagyan ng camera. Okay, so ang cameras, kailangan niya din ng 12 volts na DC para sa power niya. So itong power supply ang gagamitin natin ngayon, ito yung kinuha ko ay nasa 8 amperes na 12 volts. And ang sabi sa mga na-research ko, yung isang camera nasa 300 milliamperes lang naman ang kailangan nila. So okay na ata to. Gumamit din ako ng ganito nung una kasi nga 4 cameras yung ipapower ko and yung gawa na na Siamese cable ang gamit ko. Pero ngayon kasi iba ng power supply ang gamit ko. Again, ipapakita ko yan sa installation video na i-upload ko next. Kaya again, make sure to subscribe. Okay, so kuha tayo ng isang camera and then i-connect na natin siya. Pero ipapadaan natin siya sa binili nating cable na 40 meters ang haba bago natin siya i-connect sa DVR. Okay, so yung BNC niya ipag-align lang natin yung pins and then twist. Sa una, syempre, mahirap dahil hindi pa sanay. Then, yung power niya naman. Ingat lang pala kasi baka mailatag niyo yung wire, baliktad pala. Yung BNC kasi, okay lang na baliktad, pero yung sa DC power niya, meron kasi siyang male at female. Male yung pupunta sa camera. After nyan, pwede natin ilagay sa DVR yung BNC niya. At pagkasaksak ay may ilang seconds lang, may makikita ka ng video sa monitor. Overall, okay naman siya. Nung una lang napansin ko na medyo hindi maganda yung video, may bars ng disturbance sa video. Yun pala yung sinasabi nila na ground loop at tawag doon. And ang cost nun ay yung pangit na cable na una kong binili, which is yung pinagsisihan natin. So, nung in-install na namin yung CCTV, bumili na ako ng Siamese cable na coaxial. And yun, malinaw na yung video. Maganda kasi yung coax dahil may shielding siya. Hindi siya masyadong maapektuhan nung video signal niya. So ayan, makikita niyo yung difference ng video na gamit nung ready-made na wire at yung gamit nung Siamese na coax. Okay, so ganun lang yung setup niya for now, guys. Yung sa installation process, medyo matagal lang talaga yun gawin. Noong una, syempre excited kami kasi first time din naman namin magbuo ng CCTV system. And then nga, hinang lang namin somewhere, ganyan, in-scroll lang sa Kisame, pinadaan lang dyan sa may puno, ganyan. Hindi namin siya talaga inayos pa. But then, abangan nyo yung next video, guys, kung paano namin siya in-install and wiring ng maayos. Ayan, so we did our best naman and then ipapakita ko sa inyo kung paano, okay?
All right, so just another quick tip before we end this video, guys. And baka katulad namin kayo na laging na brand out or may power outage lagi sa area. Ang isang naisip namin na gawin after this installation process na siguro ay mag-add ng UPS sa mga power supply ng DVR at ng CCTV or ng camera. Ayan, so pwede nyo rin gawin yan on your end after your installation din siguro. And we'll do a review and video on that after everything. All right. So that's it for today's video, guys. Like what I said, yung Dahua CCTV is okay naman siya up to this recording. Wala, hindi pa naman kami nagkaka-problema. And I hope na hindi kayo magka-problema anytime soon. But if ever, guys, na magkaroon ng problem or siguro i-update at i-update ko kayo. Dahil nga nagkaroon na tayo ng CCTV series. Ayan. So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching until this part of this video. Again, if you have any clarification, suggestions, baka meron kayong may suggest na mas magandang gawin kaysa sa mga ginawa namin for today, just let us know on the comment section. Again, thank you so much for watching. Subscribe, like this video, share if you need to, and see you on my next video. Bye!